Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. Nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang walong araw na ang sanggol, dumalo ang mga kapitbahay at mga kamag-anak sa pagtutuli sa kanya. Zacarias sana ang ipapangalan nila sa bata dahil iyon din ang pangalan ng kanyang ama. Pero sinabi ni Elizabeth, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Sumagot ang mga tao, "Pero wala namang ganyang pangalan sa pamilya nyo." Kaya tinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kung ano ang gusto niyang ipangalan sa sanggol. Sumenyas siya na bigyan siya ng masusulatan. Pagkatapos ay isinulat niya, "Juan ang ipapangalan sa kanya." Nagtaka silang lahat. Noon din ay nakapagsalita na si Zacarias at nagpuri sa Diyos. Nangilabot ang lahat ng kapitbahay nila at naging usap-usapan sa buong kabundukan ng Hudeya ang pangyayaring yon. Ang lahat ng nakabalita ay nag-isip at nagtanong, "Magiging ano kaya ang batang to kapag lumaki na siya?" Sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon, napuspos ng banal na espiritu ang ama ni Juan na si Zacarias at kanyang ipinahayag, "Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat inalala niya at tinubos ang kanyang bayan. Sinugo niya sa atin na makapangyarihan tagapagligtas mula sa angkan ng lingkod niyang si David. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong pangunang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Ipinangako niya na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa lahat ng napupuot sa atin. Kaawaan niya ang ating mga ninuno at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na ipinangako niya sa ninuno nating si Abraham. Ayon nga sa kanyang kasunduan, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod tayo sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay." At sinabi naman ni Zacarias sa anak niya, "Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan Diyos dahil mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Ituturo mo sa mga mamamayan niya kung paano sila maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil maawain at mapagmahal ang ating Diyos. Tulad ng pagsikat ng araw, ipapadala niya sa atin ang tagapagligtas upang maliwanagan ang mga taong nasa kadiliman at takot sa kamatayan, at tuturuan niya tayo kung paano mamuhay nang may mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa." Lumaki ang batang si Juan at lumakas sa espiritu. Nanirahan siya sa ilang hanggang sa araw na nagsimula siyang mangaral sa mga Israelita.